Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Pinagkaloob mo sa amin ang
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Rise and shine! May your day be as beautiful as you are. And let everyone have a blessed day. Nasimula ng umaga at dami ng pagpapala. Araw ay gawing payapa na Espiritu. A blessed day to all! Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula po sa aklat na Love Notes ay ating mababasa sa Isaiah chapter 54 verse 10. Pakinggan po ninyo. Through the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Isaiah chapter 54 verse 10. God's covenant of love with His church will last forever. He abides firmly by the covenant promises. All He does for the church, for you and me, written long ago, before the foundation of the world, before the creation itself, thus mountains, hills be removed and shaken, the waters in the seas run dry, and the stars, the moon and the sun lose their brightness. The love of God for us remain in His heart, no doubt about it. He loves you and me sincerely. Ang tipan ng pagmamahala ng Diyos sa Kanyang Iglesia ay mananatiling magpakailanman. Matibay na sinusundan niya ang mga pangako ng tipan. Ang lahat ay Kanyang ginagawa para sa Iglesia, para sa iyo at sa akin, na nakasulat na noon pa, bago pa ang pagtatatag ng daigdig, bago pa ang paglika, kaya't maging ang mga bundok at burol ay maalis at mauga, ang tubig sa karagatan ay maubos, at ang mga bituin, buwan, at ang araw ay mawalan ng liwanag, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay mananatili sa Kanyang puso, walang duda. Tapat ang Kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Kung mawala ng pag-asa, kapatid, patuloy lang tayo sa pagtupad ng ating mga katungkulan. Darating ang panahon, katuparan ng mga pangako ng Diyos tungkol sa paglago ng Kanyang bayan. May propesiya dahil sa tipan. Hindi mawala ng saysay ating mga pagtitiis at mga pagsisikap. Thank you.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat tayo, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, ay napakahalagang matugunan natin ang ating obligasyon na sa pamamagitan ng ating paglilingkod at anumang ating ginagawa ay mairepresent natin ng Diyos sa ating pong pamumuhay. Paano nga ba natin ito mapapatunayan? Ito na nga ba ang identity na nakikita po sa atin? Upang ito po ay magawa natin ayon sa kanyang kalooban, pakinggan po natin ang tatalakayan ng Elder Regem dito po sa programang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom pong muli, mga minamahal na kapatid at sa inyo po ng mga tagapakinig namin.
sa ating pong lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po. Have a blessed day. Ngayon po ang ating tatalakayin ay hinango ko po ito sa isang naging paborito kong pelikula ni Matt Damon, yung Being Born Again Identity. Meron po kasing Jason Bourne Identity na pelikula. Naging sequel po yun sa pelikula ni Matt Damon, Jason Bourne. Kaya ang pamagat po natin, imbis na Bourne Identity, nilagay ko po, Being Born Again Identity. Di ba? Ano po bang nakasulat sa John chapter 3, verse 3? Ito pong sinasabi. Truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of our Heavenly Father. Diba? Yung po yung nasa John 3:3. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of our Heavenly Father. Oh, kapag hindi ka na-born again, imposible na makita po natin ang tunay na buhay sa piling ng ating Panginoon. Ano pang sabi sa ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 5, verse 17? If anyone is in Christ, he is a new creature. Kung sino man ang ay nasa Panginoong Hesukristo, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. So, pagka talagang tayo sa Panginoong Hesukristo, tayo po'y bagong creature na. So, we are born again na. Pinanganak na muli bilang mga tao, bilang mga Kristiyano po dito sa mundong ito na ating pong ginagalawan. Alam niyo po, before we were baptized, di ba tayo po'y nakinig sa mga nag-mission sa atin, nagturo sa atin, at yung po'y ating sinampalatayanan. Pinaniwalaan natin ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, at meron siyang itinatag na iglesia na ayon sa mga nabasa natin sa Biblia, ay kanya rin pong espiritual na katawan. At yung iglesia ito ay tinatawag din pong kanyang bahay na kung saan doon po natin dapat gawin ang mga kabanalan at merong mga katangian o virtues na dapat po ay sumaatin. So base po doon sa mga bagay na ating sinampalatayanan na narinig po natin sa ating Panginoon, we must live out our faith. Mahalaga po na may isakabuhayin po natin ang ating pananampalataya. Yung pong mga bagay na ating pinaniwalaan, mahalaga po, makita po sa atin. Ma-identify po tayo sa paraan ng ating pamumuhay, yung pong pananampalataya na ating pong tinanggap. Di po ba? Sabi nga, our faith should have an outcome or result. Yung pong sinampalataya nating aral at turo ng Diyos. Hindi kailang makita po yung outcome o yung naging resulta nito sa ating buhay at mismo sa ating pagkatao. Kaya nga pong pamagat natin, di ba? Being born again, identity. Kumbaga, ma-identify po tayo doon sa ating bagay na sinampalatayanan at sa ating pagiging pinanganak na muli. So, we must become what we believe. Ulitin ko po, we must become what we believe. Kung ano po yung ating sinampalatayanan, kung ano po yung ating tinanggap, nawa ay maging gayon tayo. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, yung pananampalataya po na ating tinanggap, the purpose po noon ay yung ating pong salvation, yung ating pagkaligtas ng ating kaluluwa. So yung pong ating pananampalataya, it should be active and transformative. Di ba? Yung pananampalataya natin, talagang aktibong gumagana yan sa ating buhay. Ibig sabihin, nakikita po yung transformation sa ating pag-iisip, sa ating nasa sa puso, yung ating mga ginagawa, yung mga paraan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, di po ba? Yung ating well-being, mahalaga po na talagang apektado nung ating sinampalataya ng katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po ang mangyari. Kaya dahil po dyan, yung ating pong hope, yung ating pong faith, yung ating pong love, dapat po talagang nagiging intense o naging intense nung tayo ipinanganak na muli. Ano ba ibig sabihin ng maging intense yung pag-asa po natin? Ibig pong sabihin noon,
yung pong presensya ng ating Panginoon, yung presensya po niya sa ating, yung presensya po ng ating hope, eh talagang isa sa kamay po natin sa invisible hands of the Lord, sa kanyang sovereignty. Kaya dahil po doon, yung pong takot o alalahanin ay mawawala. Ganun po dapat ang ating pag-asa. Talagang yung pag-asa natin, ibigay natin sa sovereignty ng ating Panginoon, sa kanyang capabilities. At dahil po doon, talagang anumang pong ating inaasahan, it, natitiyak tayo na mangyayari at magaganap. So, nagiging intense po yung ating pag-asa sa ating mga tinanggap na aral at mga ipinangako sa atin ng Panginoon. Ano ba halimbawa? He will always provide. Lagi pong magpo-provide ng Diyos sa kanyang mga anak. Wala pong mamamalimos ang tinapay sa sino pong umiibig at sumasampalataya sa Panginoon. At He will never leave us. He will never forsake us. Yan po'y pag-asa po natin. At dapat po nating panghawakang mainam. Tungkol naman po sa panampalataya, kinakailangan po na it is getting stronger. Lumalakas ang ating panampalataya sapagkat the more our faith grows, fear fades. Di po ba? Pagka tumataas ang ating panampalataya, lumalago, nawawala yung takot. Kasi sumasampalataya tayo sa kapangyarihan at magagawa ng ating Panginoon. Sumasampalataya tayo na anumang nangyayari at pinapangyayari ng Diyos sa ating buhay, ikalooban niya para sa ating ikabubuti. So, i-develop po natin palagi ng ating faith o panampalataya sa Panginoon ay umunlad, mag-grow. Mangyayari yan kung lagi po tayong magbabasa ng Bible, nakikinig po tayong mabuti sa mga nagsesermon, tatandaan po natin mahalagang mga bagay at ating i-apply sa ating buhay. At yung pong ating love, eh, dapat po talagang nagiging perfect. Di ba? Dati kasi, ang mahal lang natin, yung ating mga mahal sa buhay. Di ba? Yun ang mga taong lovable. Pero kagaya ng Panginoon, minahal niya tayo sa kabila ng ating kahinaan, mga kapintasan, naway maging guide din po tayo sa ating kapwa. Di ba? Marami pong tao, mga wrongdoers talaga, gumagawa ng di tama. They must be rebuke. Kung mayroon pong anak tayo, kamag-anak, kapatid sa iglesia na nagkakamali, turuan po natin, sawayin po natin, we must rebuke them. Yung pong mga low-spirited, halimbawa, humihinang spirito, dapat po natin silang encourage. Di po ba? Yung pong mga tamad sa panampalataya, mga ring anak natin, tamad, dapat po natin silang turuan, i-arouse ang kanilang sikap at kasipagan. At lahat po, they are all to be loved. Diba? Sabi nga, yung wrongdoers are to be rebuked, yung pong low-spirited is to be encouraged, the lazy are to be aroused, but all are to be loved. Yun po, ang mahalagang nangyayari sa uri ng pag-ibig na ating nakilala sa kataas-taasang Diyos. So, yung pong resulta ng ating pagiging Kristiyano should be prominent. Kitang-kita po sa ating pagkatao, sa ating paraan ng pamumuhay, sa ating aura. Ano ba yung aura? Ito po yung pagiging, kung ano yung dating mo. Diba? Yung iba sabi, ang lakas ng dating. Lalo na po yung mayayabang, diba? Ang lakas ng hangin, Eka. E pagka po meron tayong positive aura, at nadidevelop tayo bilang bumubuting Kristiyano, nagiging positive po ang ating dating, nagiging joyful tayo, di po ba? Nagiging enthusiastic. So yan po ang katangian ng being born again. Yung character po natin, tataglay tayo ng Christian character. Yung mental and moral qualities are distinctive po sa ating buhay. Yung paano tayo nag-iisip, di po ba? Paano tayo tumitingi sa mga nangyayari, pag alam nating masama, we will not support it. Di po ba? At unpopular po yan, basta alam nating tama yung pong ating gagawin. Kasi yung ating moral values e intact bilang mga
Kristiyano. So dapat maging distinctive po yun. Hindi po pwede talaga na mahalubilo tayo o magaya po tayo sa mga ugali ng iba na hindi po kilala ang ating Panginoon. Marami pong tao talagang matigas ang ulo, mapagmataas, nag-iisip ng masama, di po ba? Walang sikap at sipag sa paglilingkod sa Diyos. Pero tayo po hindi dapat na gayon. Maging yung desires po natin, yung mga bagay na gusto natin mangyari, wants, yung strong wish po natin, kinakailangang inline po yan sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi na po tayo selfish. Tayo po eh, meron na pong kalooban na how can we be of service to others? Paano ba tayo magiging lingkod o makapaglilingkod sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating kapwa? Tao. Yun na po ang ating identity. Yan na po ang ating pagkatao. Hindi yung tanggap lang tayo ang tanggap. Gusto lang natin mag-re-receive. At sapagat tumimo sa ating isip, it is better to give than to receive. Kaya yun na po ang ating pamantayan. So, haltang-halta dapat ang mga pagbabagong ito. Kapansin-pansin dapat, outstanding sa paraan ng ating pamumuhay. At talaga nagkaroon ng malaking pagbabago tayo para sa ikabubuti. Meron pong isang lalaki na na-notice niya one morning habang nagbabasa ng dyaryo na yung kanyang pangalan ay nasa death column of the newspaper. Basta obituaries po na tinatawag. So, nagalit po talaga siya. Eh, ba't napunti pangalan ko dito sa obituary? Sa death column. So, tumawag po siya dun sa opisina ng dyaryo, sa newspaper office. So, the man on the other side of the phone, of the line, ah, ganun ho ba? Eh, sige, tignan ko lang po kung ano talaga nangyari. So, siguro, binalikan nung editor o empleyado ng diaryong yaon yung sinasabi ng lalaki. So, nakita nga niya, yes, you are right po, sabi ng lalaking empleyado. We have made a mistake, but don't worry. Huwag po kayong mag-alala. In the paper tomorrow, bukas po, we will put your name on the birth column. Ilalagay po namin yung pangalan nyo sa mga ipinanganak. Eh, yung pinakwento ko lang kasi alam nyo, eh, type in a way, ganun din. Di po ba? Namatay na po ang ating dating pagkatao at inilista na po ng Panginoon sa kanyang libro ang ating bagong pagkakapanganak bilang kanyang mga naging lingkod at kanyang naging tunay na mga anak. So, in summary po, mga kapatid, mga kaibigan, being born again, ano ba yung being born again identities? Una po, tayo bilang tao, Kristiyano, natuto sa Panginoon, we are living simply. Simple lang ang buhay natin. Gano'n ka man kayaman, katalino, simple lang. Hindi ka extravagant, hindi ka showbiz, hindi ka showboating. Kasi may mga ganyan po eh. Talagang pinagmamalaki, pinagyayabang, yung mga na-acquire niya. Simple lang. Tayo po bilang mga dapat na mabuhay. And pangalawa, you must give generously. Marami pong gifts ang Panginoon na binibigay sa atin. We must give it also away generously sa mga tao po na nakapaligid sa atin. Kasi sabi nga, we are being blessed to be a blessing to others, di po ba? Lalo na po sa ating asawa, mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan, at kasama po sa pananampalataya. So, una po, live simply, give generously. Pangatlo po, we must speak kindly. Yan po isa sa identity ng being born again. Pag nagsasalita tayo, buong biyaya, buong kababaan, buong pagmamahal. At ikaapat po, na identity, you must love perfectly. Magmahal po tayo ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Hindi pa imbabaw, hindi pa kitang tao. Kahit may kapintasan sa kahinaan, kahit magawan tayo ng kasalanan, we will continue loving them because yun po ang tinuro sa atin ng Panginoon. Even our enemies, dapat po nating mahalin ng perfect kind of love. So yun po mga kapatid, ang mga identities ng being born again. So mahalaga po na sikapin natin na maging gayon. Nakita po sa atin yung mga identities, yung katunayan ng pagiging tunay
na Kristiyano, tunay na born again. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, sabi nga, we are ever being born or dying. Ulitin ko po ah, we are ever being born or dying. Tayo'y palaging pinapanganak o namamatay. The thrill of choosing is ours. The thrill of choosing, kung you are ever being born or being dying, yung pagpili po niyan ay nasa sa atin. Kaya, ibig lang pong sabihin noon, nagbabago ba tayo araw-araw sa ikabubuti o ikasasama? Yun lang po ibig sabihin noon. The thrill of choosing of being born again ay nasa sa atin. The thrill of choosing of dying, kung tayo po yung magbabago sa ikasasama, nasa sa atin po yun. Buti na lang, nandiyan po ang Panginoon na palaging umaalalay sa atin para palagi po we are being born again sa buhay na ito. Nag-i-improve, nag-grow, at lalong nagiging malakas sa harap ng ating Panginoon. At tandaan niyo po yan, ha, mga kapatid, mga tagapakinig. Tayo po ay we're in a constant situation po na kung saan nabubuhay ba tayo o namamatay. Depende po yan sa kung anong nangyayari sa ating pagkatao. So sa huli po mga kapatid, palagi ko pong sinasabi, we must always rejoice. Kasi born again na tayo. Di po ba? At ginagabayan tayo ng Panginoon. At lagi po tayong mananalangin na sana mapasa atin po yung mga virtues, yung karakter ng tunay na pinanganak na muli. At sa ikatlo po, maging mapagpasalamat sapagkat because of God's grace and mercy, we were born again. So sana po mga kapatid, ito pong ating magawa magmula ngayon at magpakailanman. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At salamat din po sa lahat ng nagsishare ng link ng ating broadcast. Sana po, dalangin namin ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nagpapakilala sa amin. Nagpakilala ka bilang aming Ama. At dahil sa iyong mga gawa, unti-unti at patuloy naming nararamdaman sa aming buhay na kami ay iyong tunay na mga anak. Wala nang hihigit pa sa kaligayahang ito po ay maranasan namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkasangkapan mo sa amin upang ang mga karanasan na kaginawahan ng kalooban na aming nadarama dahil sa iyo ay malaking pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang maipadama din sa lahat ng aming kapwa-tao. Aming mapagmalasakitan sila sa abot ng aming makakaya, ngunit higit sa lahat sa kapangyarihan ng iyong mga pagtuturo batay po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng programang ito, idinudulog namin, Panginoon, ang kanilang mga narinig ay maging isang tunay na pagpapala. Magamit namin bago kami pumasok sa opisina, bago magtrabaho, bago mag-aral, bago namin itaguyod ang lahat ng aming ginagawa. Sapagkat nalalaman namin, Panginoon, ikaw ang may kalooban na mabuhay kami na hindi karaniwan, kundi makita sa amin ang isang tunay na identity ng tunay mong anak na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat din sa mga bagay na itinuturo mo sa amin upang maging tunay na pagpapala ang mga araw na aming lalakaran. Hinihiling namin sa iyo ang lahat, kalakip ng pagpapala mo sa programang ito at sa patuloy mong pagdaragdag ng karunungan at kaalaman sa iyong mga kasangkapan. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media.
Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!